sang his way into our hearts nang magpakitang gila siya sa Little Big Star at nagpabilib sa marami bilang kiddie superhero na si Super Inggo. Siya si Makisig Morales. From a child star to a young actor, hindi kumupas ang kanyang charm at galing sa pag-arte. Pero sa kabila ng kanyang success, pinili ng kanyang pamilya na lumipat sa Australia at pansamantalang magpahinga sa showbiz. At sa pagbubukas ng bagong chapter ng kanyang buhay, ang cute na si Super Inggo ngayon ay isa ng happily married man. Young love, sweet love. Tunghayan kung paano niya hinaharap ang challenges ng buhay may asawa at ang buhay sa ibang bansa. Feel the love and inspiration mula sa kwento ng child star turned young husband, Makisig Morales, here on I Feel You. Tuloy-tuloy pa rin ang mapusong kwentuhan dito lang sa I Feel You. Marami ang nabilib sa kanya bilang singer hanggang sa naging ganap na artista. At ngayon, isa na siyang married man living in the land down under. Please welcome mga kapamilya, Makisig Morales. Hi, Makisig! Hello po, Ani Tony. Hello po sa mga viewers. Hello, everyone. Hi! Nandiyan ka na pala sa Australia. Kailan pa? Yes po. I think 7 years ago pa po, buong family ko po nag-move sa Western Australia, sa Perth. And then, ako po, a year and a half na po siguro dito sa Sydney right now. Nag-move po ako for my wife. Oh, tapos ngayon married ka na, grabe. Ilang taon ka na nga ngayon, Makisig? Yes po, yes. Turning 24 po this December. Turning 24. So, kwentuhan mo kami, paano kayo nag-move dyan sa Australia? Was it a family decision? Bakit sa Australia? Actually po, family decision po. Kasi, nung bata pa po ako, nung parang nag-Australia tour po kami ni Dad dito, nung Super Inggo times pa po, nakita po namin yung iba't ibang states dito sa Australia, and then parang napag-isip-isip po namin na sana like in the future like dito kami makapag-stay. So yun po, parang family decision din po talaga. Ano, na in love kayo dyan sa bansa? Ang ganda kasi din. Yes sa Australia. Opo, yes. So 1 year ka na sa Sydney because you also got married. When did you get married? Last year po January. January last year. Oh, yeah, bago kasal. Honeymoon stage pa yan. First year stage. Bakit ka nagpakasal at 23? Anong nahanap na hindi mo na siya pinakaulan? Lahat po siguro. Saan mo siya nakilala? Sa Philippines pa po. Ah, okay. Hindi dyan sa Australia. Nag-migrate din ba siya dyan with you? Hindi po. Dito po siya born and raised. Is she Filipina? Half po. Ha, okay. Pero nagkakilala kayo sa Philippines? Yes po. Ah, okay. Anong name niya? Pwede mo bang i-share sa amin kung sino ang nagpapit? Nicole. Wala po may-ari ng puso ni Makisig. Kasi for some people, parang 23 and 24 is such a young age to get married, lalo na sa panahon ngayon, hindi ba? Parang iniisip nila, yes, parang ang bata pa ng 23 and 24. So, ano pa, yun po. Anong to be married at 23? Sorry anong po. Anong feeling? Pakiramdam? Oo. Parang nagbabahay pa. Kasi parang bata nyo, may parang bahay-bahayan. No? Siguro po. Pero, at a young age po siguro, parang nagiging mas open na kami habang bata pa kung ano pong, what to expect in the future po. So, parehas kaming, parang lahat ng mga challenges na dumating man sa amin, like ano po, kami ng dalawang humaharap po. So, yeah. Pinag-uusapan nyo na ba yung pagkakaroon ng anak? Nasa ano na ba yan? Plano na ba yan? Actually, yes po. Pero tinag-iipunan lang po muna namin yung house na sana by next year po. And then, ayun, sunod-sunod na po yan. Bakit tinalikuran mo ang showbiz, Makisig? Bakit? Hindi naman po tinalikuran. Kasi parang talagang nagpakalayo-layo ka, nandiyan ka na sa Australia. Nandito lang din po kasi yung buong family ko, kaya most of the time po, mas gusto ko na din po siguro magstay kung nasan yung family ko. Pero
Siyempre po, yung pag-acting, that's my life po. Naging mahirap ba sa'yo yung transition? Adjustment po. Actually, medyo po mahirap kasi parang pinaka-last ko pong ginawa before lumipat dito is Mirabella. That was long time ago, ages ago. And then after po nun, hindi po ako umuwi for I think 3 years, 4 years po. Nagtuloy-tuloy po ako dito. So sobrang nakakagulat po. Big adjustment. Pero dahil nandito yung buong family mo, parang magaan. Parang at home pa rin, ano? Hindi po. Parang at home pa rin po. Ako. At least nandyan yung buong family. So from being a celebrity, ngayon you're living a normal life. Kamusta yon? Like, ano yung trabaho mo dyan? Anong ginagawa mo dyan? Anong pinagkakaabalahan mo? Sa ngayon po, ang pinagkakaabalahan po namin ni wifey is meron po kaming small business dito. Which is named Nick Mac Sweet Pack po. Nick Mac. Yun po, ang ginagawa po namin is nagluto po kami and then kami rin po yung nag-deliver sa mga houses nila. Mm-hmm. So, yun po yung ginagawa namin ngayon. Yeah. Parang online and business? Yes, online business po. And it's doing pretty well po. Wow. Sa awa po ng Diyos. Kamusta ang buhay sa Australia? Okay naman po, ang COVID, hindi na po masyado nagpaparamdam. Konting-konti na lang po yung cases, which is, yun po ang pinagpe-pray talaga nating lahat. Yes. At wala, medyo ano na po ngayon dito, parang medyo normal life na. Sema, yun o. Getting there, opo, getting there na. Medyo normal na, new normal, hindi ba? The new normal na po. Hindi naman nami-miss mo in showbiz life, like in taping, yung ngaragan, yung schedule. Minsan na may nakakamiss po yun. Nakakamiss po yun talaga. Hindi anong po alam. Kasi siguro nasa dugo ko lang. Anong pinaka namimiss mo sa industriyang naiwan mo? Hindi lang po yung work eh. Nakakamiss din po lahat ng mga ka-works, yung mga ka-work mo sa set. Talagang hindi friends ang nabuo mo doon, family po eh. Kaya, yun po yung yun yung mga namimiss ko. Pero nakaka-message ko pa rin po naman sila. So, okay lang. Hindi yung may in contact ka pa ng mga friends? Kaka-interview lang po kay Zay dyan. Minessage ko po siya kanina. Sabi ko, bro! Oo nga, kasi kayo magkakaedara, magkakasabay. Yes po. And then sila Jairus and sila sila Paul Salas. So, lahat po sila, yes. So at least yon lahat, tuloy pa rin ang friendship ninyo kahit na nandiyan malayong lugar, hindi ba? Because you know, yes, a part of who you are today is because of everything that you've been through in the showbiz industry. Ano yung pinakamalaking natutunan mo sa pagtatrabaho sa industriya natin? Siguro po, natutunan ko po sa industry yung pagiging humble siguro po. Sa lahat ng gagawin mo, sa lahat ng ka-work mo, sa lahat ng sumusuporta sa'yo, yun po yung pinaka natutunan ko. Kasi kung wala sila, wala ka dyan sa kinatatayuan mo. Lalo na sa mga ka-workmate mo. Like, offset po sa producer, sa production, sa lahat. Mm-hmm. Sila po yung may mga pinaka-importanting job, yung role sa buhay mo. Yan po. Thank you very much, Makisig. We're so happy to check on you, to see that you are doing well. You're very happy. Thank you so much po. You're happily married. The family's healthy. Guwapo ka pa rin. Siyempre, thank you po. Makisig na makulit na napapanood namin sa television. But you know, hindi natin makakalimutan yun, yung mga ngiti na naibigay mo sa ating mga kapamilya dahil sa mga programs. Salamat po. Salamat po sa mga nanonood. Thank you. Salamat sa pakikipagkamustahan sa amin ngayon. Pinagpe-pray namin ang inyong safety, ang yung married life ngayon, a very happy regards to the wife. Thank you po. Your whole family.